Okay, meron ako ditong Sharp Slim Flat. Ang trouble nito ay na-power siya pero ayaw niyang magtuloy ang secondary. So, nag-test point tayo. Okay. Test point tayo. So, first procedure para paano mag-test point is una, i-short nyo muna yung first filter capacitor. Baka kasi merong tirang kuryente. Ayan. So, dapat wala siyang tirang kuryente. And then, ngayon, i-test point natin. So, unang procedure muna is i-set natin sa ohmmeter. So, ang kadalasan ko ginagamit yung times 10 ang ginagamit ko. So, check natin muna mga filter capacitor sa primary kung merong shorted. Okay, good siya. Secondary, yung 160 volts by 60. Okay, wala siyang reaction. And then, dito sa 12 volts, natin kung mayroong short. Okay. Okay, wala siyang short. Ngayon, gawin natin, mag-test point tayo para mas lalo malaman natin ang nawawalang supply. Kasi kadalasan, supply yung nawawala dyan. Kaya ayaw tumuloy ang kuryente. Saksak natin. Ayan. And then, i-power switch natin. Okay. Mag-test point tayo. Test point natin ang B+. Diretso tayo dito sa B+. Okay, meron siyang 120. And then, meron siya dito. Kailangan meron ditong 12 volts. Okay, meron siya. So, ngayon, i-power on natin. Ayan. Okay, kung titingnan natin, meron siyang ano, may G2, merong heater, pero mababa siya. Ang heater dapat 4 volts sa AC. Sa G2 naman, dapat isa mga range 300. And then, ang 180 dito, 100 siya. So, parang ang baba. Tingnan natin kung bakit mababa. So, kung titingnan natin dito sa B+, dapat mag re-reading siya ng 110 to 115 kung ito ay sharp. So, hanggang 125 yung ibang model. So, meaning, kung ganito ang supply, almost 70 to 75 volts. Possible na may problema yung first filter capacitor. So, i-check natin. I-off muna ulit natin. And then, check natin. On. And then, secondary. Off secondary. Bagsak ang supply. So, bago ka maghinala na yun ay flyback, so, check muna yung filter capacitor. Okay. Iangat ko yung filter capacitor, ha? Yung second filter capacitor, 160 by 100 or 220 microfarad. I-pause ko muna. Before that, like and subscribe muna to my YouTube channel para mas marami tayong matutunan about TV troubleshooting. Okay, iangat natin ang filter capacitor. Asay siya. So, una muna, syempre, is lagi natin yan. Isu-short yung filter, first filter, bago ka gumawa ng troubleshooting para hindi makakuryente. Okay.
Uy, tingnan nyo. Parang dito nga galing yung problema. Tingnan natin kung meron itong reading. Aha. Let's see. Yung tester at saka ito. Open siya. So, ito yung dahilan kung bakit nag-oscillate siya, pero hindi gaano. Puro ang bababa ng supply. Hindi niya ma-filter yung kuryente na pumapasok. So, palitan natin. So, meron ako dito na nakita sa board. Medyo luma na rin. Pero pwede na to. Ito ay 100x160 UF. 100 UF by 160 volts. Ay, papalit ko is 160 volts by 220 microfarad. So, walang problema yan. Basta wag lang bababa ang supply o yung voltahe. Okay, kabit natin. And then check natin kung okay. Range 250 volts DC, and then test point dito sa mismo filter. Okay, 125. Pag nag-switch on ka dyan, dapat 115 o 120 ang kanya supply. Oh, okay oh. So, ibig sabihin ito talaga yung problema. So, tingnan natin yung picture kung meron na. O, G2. Sukatan ng G2. O, tumbas na siya. Naging 400. Saba natin ang auto masyado mataas. Ayan. Yung heater na 2 volts kanina, 2 volts AC, ito dapat mga 4. Okay, tama. 4. Okay. Tingnan natin yung picture kung meron na. Ah, okay. Meron na nga. So, lagyan natin ng antenna na lead. Okay, walang ano. Ayan. Okay na siya. So, ang problema nito is yung capacitor. Baba na supply. Okay, yun lang. Thank you for watching. Sana marami kayo natutunan. Basta nga pag-troubleshoot is basic. Ito ang pinakalaging tatandaan. Huwag kayong mag-troubleshoot nang hindi ito sinushort. For the sake na hindi kayo makakuryente at hindi masira kung sakali mag-test point kayo sa primary, hindi masira ang regulator. Ay, salamat. Like and subscribe para mas marami kayong matutunan.